Okay mga kababayan, isang maganda at mapagpalang araw ho sa atin lahat ngayong araw ho ng Biyernes. Ika-19 ho ng Abril, taong kasalukuyan po mga kababayan, mga ka-analyze. Oras ay ganap na alas 9:27 na ho ng umaga dito sa Pilipinas. Pilipinas is standard time! Panibago live, panibago reaction, opinion, analyze na naman po ang matutunghay nyo dito sa ating YouTube channel. Walang iba ko po ang inyong lingkod host, Chris Ulo, nagbabalik! At sa mga kababayan, ho nating OFW dyan na walang sawang sumusuporta ho dito sa ating munting programa, saan man sulok ho kayo ng mundo naroon ngayon. Isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo po lahat, mga kababayan! Good morning, Pilipinas! Luzon, Visayas, Mindanao! Happy Friday po! God bless ho sa atin lahat ngayong araw ho ng Biyernes. Happy weekends po, especially ho yung mga nandirito sa Pilipinas. Gising na po mga kababayan! Gising! At magtimpla na po tayo ng kape habang pinag-uusapan ho natin itong mainit na issue ngayon umaga mga kababayan. Bati tayong konti mga kababayan sa ating mga manonood. Bestock TV, Mila Valdez, Febral. Sir Anuel Jose, mega mega love, shout out. Ingat po lagi kayo dyan ng inyong may bahay. BMB, Chris Rose, Cecilia Mulikan, ayan ha, from South Korea. Ayan ako, grabe, na-miss ko kayo. Wala ho tayong naging live programa simula ho kahapon ng umaga hanggang sa pag-uwi ko ng gabi dahil naging busy ho ako. Meron ho kaming kinitang napaka special hong tao at may mga pinag-usapan lang po mga kababayan. Hingil-hingil, ano pa rin ito? May mga kaugnayan pa rin ho sa mga nangyayari ho sa issue ho rito sa ating lipunan. Although ibang usapin yun pero naduduktong pa rin po mga kababayan. Kaya medyo nag-chill-chill kami kagabi. Mayroon kasi mag-live ng medyo, alam nyo na, medyo konting, alam nyo yan, minsan kailangan natin yun eh. Yung medyo mag-chill-chill ba sa labas ka para mailabas ho natin yung ating pressure, stress. Alam mo yon, bisa kasi pagka merong hindi ka medyo nare-relax, parang sasabog ka eh. Parang gusto mo mag-chill-chill lang konti. So Lori, mega-mega love, shoutout. Ingat lagi dyan sa Canada. Oy mga kababayan, grabe ha. Kahapon, nako, eto yung sinasabi ko. Alam mama Tamura, mega-mega love, shoutout. Ingat lagi dyan sa Japan. Okay, eto yung sinasabi ko mga kababayan. Ha? Nako. Mm-hmm. Sa unang pagkakataon magmula ho nung naging presidente ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at siyempre naging unang ginang ho ng Republika ng Pilipinas, First Lady Lisa Marcos, magmula ho nung naupo sila at nagsimula ang mga paninira ho sa kanila, especially ho kay Pangulong Bongbong Marcos. Magmula ho nun sa unang pagkakataon, mga kababayan. Ito hong ating unang ginang, ha, na si Lady Marcos, nagsalita na. Oo, sabi ko, palaban na ito siguro itong mag-asawang to. Kasi namimihasa na yung iba eh. Lalo na ito si Lolo Digong. Saka ito si Gagang Maharlika. Ha? Kita nyo nung nakaraan, itong si Pangulong Bongbong medyo pinariringgan, binabanata na itong dating drug, war on drugs ni Digong eh. Sabi niya, nahuli itong 13.3 billion na droga doon sa isang lugar ho ng Batangas na walang namatay. Kasi nga, nasanay nga itong mga DD shit. Nasanay kasi itong mga DD shit na may mga namamatay at may inuutos itong si Digong na pagkaganyan, patayin nyo sa checkpoint pag dumaan. Baka sabihin nyo, fake news ako. Tingnan, painggan natin. Ha? Unahin natin to. Salamat to sa palipad pakulay, Jezen Saspa.
Ah, sa inyo super chat. Thank you very much po. Oh. Baka akala nyo, nagpe-fake news ako. Ha? Oh. Oh. Oh, ito ha. Pakinggan nyo, mga kababayan. Yung utos ni Digong dati sa mga checkpoint. About sa mga election, mga ganun-ganun. Oh. Patayin daw. Eh, isipin mo nga mga... Eh, kayo mga DD shit. Alam ko naman sa sobrang kaingutan ng utak ninyo, kakitida ng utak nyo, kahit alam nyong mali na lumalabas sa bunganga ng digong ninyo, oo lang kayo ng oo, basta masabi lang na DDS kayo. Kahit mali na eh. No, kumbaga sarado na yung mga utak nyo eh. No. Ha? Hmm. Ayun ganyan ha. Kung sa checkpoint nahuli ang 13.3 billion droga doon sa isang lugar ng Batangas, sa isang checkpoint, na walang namamatay. O, sabi scripted daw. Putik, wala lang namatay, scripted na. Ano gusto nyo? May mamatay tulad nung sa mundo ni Digong para masabing di scripted? Nasanay kasi kayo sa maraha sa mundo ni Digong. O. Tingnan nyo, painggan nyo to. Alam nyo ba't sinerts ko to? Dati kasi naaalala ko, may ganitong utos si Digong sa checkpoint. Sinerts ko, aba sinoswerte, isang pindot ko lang lumabas na. Oh, ha? Pahinggan nyo ha, huwag na natin papakita yung video kasi sa GMA 7 to baka i-copyright ho tayo. Patayin ang mga nagmamatigas sa mga checkpoint sa panahon na eleksyon. Yan ang maigpit na utos ni Pangulong Duterte sa mga sundalo. Tingnan mo. Yun ang utos niya, patayin. Mga nagmamatigas daw, wala pang drogang hawak yan. Ha? Nagmamatigas lang. Sipin nyo na lang ha. Wala pang drogang hawak yan, mga nagmamatigas lang na dadaan sa checkpoint. Patayin na daw. Oh, eh, papalusot na naman ng mga tangang DD shit yan. Kayo naman, di na kayo nasanay kayo sa ugali ni Tatay Digong. Ganun lagi yung escape ano nila eh. Yun lagi ipinaliligtas nila eh. Kapag si Digong nabubutasan sa kanila, sa kanyang mga salita at medyo foul, ang lagi nilang palusot, di na kayo nasanay sa ugali ni Tatay Digong. Ay putik. Ganon. Kapag may Paul siyang sasabihin, hindi maganda sa pandinig nyo, ipampalulusot nyo, di na kayo nasanay sa ugali. Ba't kailangan kami masanay? Bakit kilala ba namin personal yan? Although presidente ng Pilipinas yan, nakasama na ba namin kumain kahit sa isang hapagkainan yan? Para masanay? Ano pinagsasabi nyo masanay? Ginagawa nyo, tanga yung sarili nyo. Putik, sarap pa naman ang tulog ko kagabi. Palumpalo ko niya pag ganito. Andahan nyo na yung sarili niya. Pahinggan nyo ha. Hmm. Wala pa, hindi pa droga ang pinag-uusapan dito ha. Nangungulit lang sa checkpoint, patay na daw. Oh, eh, sabi ni Arnold Clavio. Oh. Ay, Sir Ronald Jose, salamat po sa palipad pa kulay. Grabe, nagpalipad ka pa. Thank you, Sir Ronald. Ha. Ingat ka lagi dyan. Ngayong may bahay. Play natin. Sundalo at polis. Wala rin palampasin kahit may katungkulan pa sa gobyerno. Oh. Ha? Ano si Digong? I am placing the entire armed forces na assigned dito and the police to maintain law and order. Magdala ka ng baril, magkadaan ka ng checkpoint, at sabihin mo, hindi ako papara kay gobernador, ako mayor, ako ang utos ko sa police, pati military, patayin mo. Hindi. Isipin nyo ha, wala pang droga ang pinag-uusapan dito. Checkpoint pa lang. About sa COMELEC, yung may mga dadaan daw na politiko or may mga dalang halimbawa baril o ganyan, patay na daw. Eh yung ba ang batas? Hindi ba pwedeng hulihin mo at kasuhan mo? Patay na raw eh.
Why? Oh, isipin nyo yan ha. Wala pang drogang pinag-uusapan dyan. Oh, kasi kaya nyo iniisip na scripted yung kay Pangulong Bongbong at sa DILG, yung Philippine National Police, yung paghuli ng droga doon sa isang lugar ng Batangas. Kasi nga, walang namatay. Ang gusto nyo kasi may mamatay eh. Gusto nyo marahas. Para masabing di scripted. Ang gusto kasi nila mga kababayan siguro, yung pananalita ni Digong at pananalita ni Pangulong Bongbong Marcos, parehas. O ayan ha. Huwag nyo sabihing fake news ako. Utik si Digong mismo nagsasalita. Utusan niya raw yung mga nasa checkpoint. Pag may dumaan dyan, matigas. O mga politiko, barili na raw, patayin na. Grabe, no? O sabi ko nga sa inyo, hindi pa droga pinag-uusapan, ha? O. Kaya yung ibang pulis, mga kababayan, hindi ko naman nilalahat, ha? Masyadong pinanghawakan itong mga salita ni Digong nung panahon niya. O, ang dami tuloy na foul. O, kita nyo yung pagpatay doon kay Kian de los Santos ng mga pulis. Sa minor de edad, about sa war on drugs. Masyado kasi nilang pinanghawakan yung salita ni Digong na kapag nabulilyaso kayo, makulong kayo, bibigyan ko kayo ng parol, sagot ko kayo. Ano ngayon yung mga nakulong sa war on drugs na pulis? Naprotektahan ba kayo ni Digong? Wala. Asan si Digong? Nandun sa Dabaw. Uugoy-ugoy doon sa kanyang tomba-tomba. Relax-relax ba? Pero kayo nandoon yan. Andiyan dyan kayo nga. Saan? Sa piitan. Nakakulong. Nang dahil kay Digong. Masyado nyo kasing pinanghawakan yung mga salita niya. Hindi kayo gumamit ng isip. Buti sana kung ito si Digong eh presidente. Hanggang maging parang punong kahoy siya. Eh hindi naman. Napapalitan ito eh. Dapat kasi ang ginawa nyo. Sinakyan nyo lang na sinakyan nyo sinasabi nitong matandang ito. Masyado nyo pinanghawakan eh. Ano nangyari sa inyo ngayon? Nawala na sa pagkapulis, nakulong pa. Oh, hindi kayo gumamit ng isip eh. Masyado kasi kayong nagpauto dito kay Digong. Oh. Ayan ha, putik katibayan yan. Ang utos niya agad, patayin! Inutusan niyo yung mga kasandulohan, mga pulis sa checkpoint, na kapag may dumaan daw nung panahon na yon at matigas ang ulo, at may nakita halimbawa baril, patayin daw agad. Isipin mo 'yun ha. Eh sa isipin mo ha, wag na sa batas ng tao ang pag-uusapan. Batas na lang ng Diyos. Eh masama na 'yun eh. Naturingang abogado, naturingang prosecutor, ganun ang mindset. Ha? Naturingang abogado, naturingang prosecutor daw siya dati. Ganyan ang klase ng mindset, mga DD shit. Oh, yan ba yung idol-idol nyong Duterte? Uy, gisingin nyo na mga utak nyo. Ha? Mm. Kaya itong mga DD shit, mga kababayan, naninibago. Naninibago sa mundo ni PBBM na walang karahasan pero makakahuli ng mga ganyang illegal nagawain tulad niya sa droga na yan. Kailangan yata may mamatay dun sa checkpoint para masabing hindi scripted. Naninibago! Naninibago! Oh, eto mga kababayan. Sa unang pagkakataon ako natutuwa ano, na kahit sino naman mga kababayan bilang asawa, si First Lady Marcos, masasaktan talaga sa asawa niya, sa mga sinasabi laban sa kanyang asawa. Alam niyo mga kababayan, nung napanood ko to, tuwan-tuwa ako. Parang tumama rin ako sa loto. Kasi, eto na yon. Eto na. Alam mo, ano, Inday Shara, sumagot ka na. Baka naman sa ganitong pahayag, eh, Inday Shara, ma'am, Vice President, pag nakita mo si VP, ay si First Lady Marcos, pansin-pansinin mo pa. Ha? Yeah.
Baka mamlasti ka pa sa narinig mo. Ha? Tamang-tama si First Lady Marcos sa mga sinabi niya kay Katunying eh. Oh, alam nyo, kahapon pa ako kating-kati i-react ito, mga kababayan. Medyo ano lang ako kahapon, baka kung ano masabi ko sa live ko. Ha? Tuwan-tuwa ako nung napanood ko to, putik, sabi ko. Kalaban na itong mag-asawan to, kailangan, alam mo yon, kahit hindi sila talaga lo, kahit, alam mo, kahit hindi sila ganong kabastos, tulad ng bunganga ni Digong, kahit hindi sila kasing plastic ni BP Inday Sara, ha? Kahit hindi sila ganong katapang-tapangan tulad ni Mayor Basti Duterte, eh importante, itong mag-asawang to, eh pumapalag-palag na, kumbaga nagpapari-parinig, kasi kailangan nila eh. The more kasi itong dalawang mag-asawan to tahimik, itong pamilyang ito, nagtatapang-tapangan. Matapang lang, lalo na ito si Digong, putik, matapang lang sa adik. O, isipin mo ha, sabi doon sa checkpoint ha, o, pagka may makulit ganyan, may nakita kayong barel, patayin nyo, yun ang utos ko. Ha? Kung Digong yan, tapang mo na yan, inalaan mo sa West Philippine Sea, start ng 2016. Ha? Di sana, hindi nagtuloy-tuloy ang struktura ng China dyan, ang mga incheck. Kung yung tapang mo na yan, sinabi mo sa mga Coast Guard, Coast Guard! Kapag nakita nyo na may nagtatayo ng struktura dyan sa West Philippine Sea, patayin nyo. Kasi atin yan, tayo may karapatan dyan. Eto, hawak na natin yung papel galing International Court. Nanalo tayo, yung isinampa ng Administrasyong Aquino. Binaba ngayon 2016. Ito, isampal nyo, Coast Guard. Pag may nagtayo, patayin nyo. Di okay pa. Ha? Baka maniniwala pa kami totoong matapang. Matapang ka lang sa kapwa mo Pilipino. Sa mga adik, mga drugista. Doon lang ang tapang mo. Kung makapag-utos doon sa sundalo, AAP, kala mo, yung pulis tsaka AAP, kala mo, papatay lang ng langaw eh. Alam mo, pag may dumaang langaw, pag may lumilipad, patayin nyo. Alam mo, langaw yung pinapapatay ang puti. Matindi, no? Oh, mga didisit, okay sa inyo yung ganon? Huwag naman sana dumating, no, nung panahon na yun, no, no, na ang kapamilya nyo, may nangyari na damay sa war on drugs niya nung panahon na yun. Kaya hindi nyo nararamdaman yung ganung bagay. Ha? Kaya hindi nyo nararamdaman yung ganung bagay. Pero kung may nadamay na kapamilya nyo about war on drugs ni Digong dati, ewan ko lang kung Duterte kayo ngayon. Kung sumisigaw pa kayo ng Duterte. Sa sobrang Duterte nyo, nawalan na rin kayo ng konsyensya eh, no? Nawala na rin kayo ng prinsipyo, kaka-Duterte nyo, no? Wala ba yung mga konsensya? Ha? Oh, pakinggan natin to, mga kababayan, na natutuwa ako rito kay First Lady Marcos na talagang pinrangka niya na ito si Inday Sara. Ha? Kasi mga kababayan, ito, pakinggan muna natin. Kumusta kayo ni VP Sara? I was always kind to her. Sabi niyo, si cross the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot yun sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon mo din. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Yung video ho na yan, mga kababayan, upload ho yan ni Katunying sa kanyang YouTube channel. Siguro naman kilala nyo na ito. At sa mga hindi pa ho nakakilala, pwede nyo punta ng kanyang channel at supportahan ninyo. Kahapon ho ito, in-upload niya ho ito sa shorts video.
Pero kaninang madaling araw ho, nagising ko kaninang umaga, nakita ko yung kabuuang interview ho ni Katunying kay unang ginang Lady Marcos, unang ginang Lisa Marcos, naka-upload na 1 hour ho yun. Pwede nyo yung panoorin after ho nitong live ko. Eto mga kababayan ha, kita nyo ha, kasi nga naman isipin mo, parang nakakagago kasi. Bakit? Pag may rally, yung tatay ni BP Inday Sara, kapatid niya, kung ano-ano sinasabing di magagandang salita, puro pagpaparatang dito kay Pangulong Bongbong. Tapos, the next day, magkikita itong si Pangulong Bongbong kasama ang kanyang asawa, si Lisa Marcos, makikita ngayon nila ito si Inday Sara na parang wala lang. Ang masama pa nga nun, ang nakakabwisit pa nga nito kapag ka ang unang bumati pa si BP Inday Sara, parang nakakagago. Isipin mo ha, alimbawa, gabi, may rally. Kung ano-ano ginawang paratang nito ni Digong kay PBBM at mga itong kapatid niya si Baste. Tapos kinabukasan umaga, halimbawa ay aalis ito si Pangulong Bongbong at itong kanyang asawa si Lisa Marcos. Biglang nando doon si BP Inday Sara tapos babatiin pa sila ng good morning. Ingat sa biyahe, Mr. President. Para, alam mo yun, para bang walang nangyari kagabi na yung pamilya niya dakdak ng dakdak doon sa rally, prayer rally na puro mura. Para bang nakakagago? Sipin mo, bigla kang babatiin, bigla kang susulyapan. Tapos, kapag itong si First Lady Lisa Marcos, hindi pa pinansin si Inday Sara. Kasi nga, ang bigat pumansin eh. Ang bigat naman sinan eh. Isipin mo yung pamilya mo, dakdak ng dakdak kagabi. Tapos, sinisiraan yung asawa ko. Makikita tayo kay nabukasan. Kung ako si Lisa Marcos, si First Lady, nabibigatan akong pansinin ka eh. Bakit? Eh putik. Ganon-ganon na lang ba yung puso ko na parang laging mabait, napapansinin kita after kagabi yung pamilya mo, kung ano-ano sinasabi sa asawa ko. At kapag nakita sa video na si First Lady Lisa Marcos hindi pinansin si Inday Sara, yung mga DD shit, ibabash pa etong si First Lady Lisa Marcos. Hindi raw professional. Anak, isipin niyo yung mga mindset nitong mga gunggong na to, no? Putik, may utak ba talaga kayo? O nagbobobobobohan? Pag hindi pinansin ni First Lady Lisa Marcos, si Inday Sara nakita sa video, ang masama pa si Lisa Marcos. Hindi raw professional. Kasi hindi raw binabate si Vice Inday Sara. Ibig sabihin, putik, gabi, itong pamilya Duterte, tira ng tira sa kay PBBM na kung ano-anong salita, adik ba nga, ganyan-ganito. Tapos kinabukasan, pag nakita si Lisa Marcos, si First Lady, papansin niyo na lang na parang wala lang si BP Inday Sara, na parang di siya nasasaktan sa nangyari nung gabing rally. Putik, ganun ba mindset nyo? Eh kung kaya gawin sa pamilya niyo yan, sa nanay at tatay ninyo, yung kapitbahay niyo, sinisigaw dun sa street niyo, sa barangay niyo, adik ang magulang ninyo. Lalabas ka ngayon ng bahay niyo. Yung pamilya nung nagsisisigaw na adik ang magulang niyo, papansinin mo na lang ng ganun-ganun na parang wala lang. Eh mga tanga pala talaga kayo eh. Kayo. Ang bobo nyo. Tatanga nyo. May puso yan eh, tanga. Ang hirap kaya mamansin. Ang hirap kaya gumalaw. Ang hirap kayang i-approach ang isang taong alam mong di mo gusto. Alam mong nasasaktan ka sa nangyayari. Aya, i-approach mo ganun-ganun. Parang walang nangyari. Eh mga bobo pala talaga kayo eh. Putik,
talagang dapat tawag sa inyo DD shit. Dahil shit kayo. Shit na utak nyo, shit pa puso nyo. Shit ang buong pagkatao nyo. Isipin nyo yun, nababana. Isipin nyo yung ganong ano nila, pinambubutas nila kay First Lady Marcos. Babanata ng pamilya si PBBM, Pamilya Duterte. Kung ano-anong paparatang. Tapos kinabukasan, pag nagkita-kita, ang gusto nila, pansinin nila ni First Lady Marcos, si VP Inday Sara. At kapag hindi raw professional. Parang di First Lady to. May vlogger pa nga sabi, parang di First Lady Marcos to. Parang hindi asawa ng presidente, hindi pinapansin yung vice president. Tignan mo mga... Bullshit na utak, no? Bullshit. Ganun ba katigas puso ni First Lady Marcos? At papansinin niya si Inday Sara ng ganun-ganun lang na walang nangyari? Na para bang hindi niya narinig yung mga paninira sa asawa niya? Isipin mo, mismong Vice President, kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos, nilagyan pa ng pwesto sa isang ahensya ng gobyerno, sekretary ng DepEd. Yung tatay niya, kapatid niya, sinisiraan si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos nakakasama nila yung Vice President. Gaano kabigat yun? Dapat, ang ipayo nyo, si Vice President Inday Sara, payuhan yung kanyang pamilya. Payuhan yung kanyang tatay. Payuhan yung kanyang anak, kapatid. Na huwag ganon ang sabihin kay Pangulong Bongbong, huwag ganon pang paninira. Ganon ang mindset. Hindi yung maninira ang pamilya Duterte kay Pangulong Bongbong, syempre masasaktan yung asawa. Asawa niya yan eh. Tapos pag nagkita-kita, kapag hindi pinansinip ni First Lady Lisa Marcos, si VP Inday Sara, bubutasan nyo si First Lady Lisa Marcos, hindi namamansin, bastos, hindi pinapansin yung Vice President. Ganong kagagago mga utak nyo. Wala kayong utak. Ha? May masabi lang kayo eh. Kahit walang sustansya. Ha? Kahit walang katuturan. Oh, ganon lang, may masabi lang. No? Putik, nagmukha. Handa kayong maging tanga, no? Handa kayong maging boboy pag tanggol lang si Digong, no? Kasi Inday Sara, no? No? Sa bagay, siguro, handa silang maging bobo. Handa silang magtanga-tangahan. Kasi may tanga rin namang mga nakikinig sa kanila. Ha? Di baling magtanga-tangahan ako. Di baling maging bobo ko, ipagtanggol ko lang tong pamilyan to. Total, marami rin naman nakikinig na bobo sa akin na maniniwala eh. Oh, magtatanga-tangahan ako, magbobobobohan ako para ipagtanggol si Digong. Total, ang dami rin naman tangang nakikinig. Kahit ano naman sabihin ko, maniniwala naman yung mga viewers ko eh. Tanga naman yan eh. Ha? Mga bobo. Kita mo. Ha? Ikaw Vice President Inday Sara, ma'am, i-address ko sa iyo to, ha. Alam ko naman na kahit anong pakikisama mo kay PBBM, alam ko naman kailangan mo 'yan eh. Hindi mo siya kayang tablahin, bakit? Pamatay sunog ka nga eh dahil sa ICC issue. At kahit papaano magkaroon ng amor si Pangulong Bongbong Marcos na talagang hindi tuluyan yung tatay mo. Ha? Pero alam ko lalabas at lalabas ang ugali mo eh. Bakit? Meron ka talagang attitude eh. Hindi mo maitatago yan. Bakit? Eh dati lang sa Davao, di ba may sinapak ang sheriff? Bilang mayor, dapat mo bang gawin yon? Mananakit ka ng tao? Kung yung sheriff na yun, may nalalabag na batas, mayor ka. Dapat hindi manggagaling sa'yo ang karahasan. Pero anong ginawa mo? Sinaktan mo yung sheriff, sinapak mo. Ayun, kung meron siyang illegal na nalalabag na batas sa ginagawa niya, di kasuhan mo. Nasa'yo kapangyarihan, mayor ka.
masasapakin mo. Isa lang ibig sabihin yan, may attitude ka, ma'am. Ha? May attitude ka. Isipin mo, mayor ka, mananapa ka ng sheriff. Eh, taong bayan yan eh. Mayor ka, ikaw pa nagsisimula ng karahasan, ma'am. At ito pa, nakakapagtaka lang dito. Halatang pinaplastic mo rin si ano eh, si Pangulong Bongbong Marcos eh. Wala ka lang talagang magawa, wala ka lang talagang kakayahang ipakita ng buong buo yan eh. Bakit? Alam mong may issue si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pulbo-pulborong video na pinapauso nito ni Baliw na Maharlika. Tapos kung ano-ano ay pinopost mo about sa pulboron. Sa opisina mo, nagbigay ka ng mga pulboron. Nagtatawanan pa yung mga tao doon. Nung nakaraan sa bata, may binigay ka rin pulboron. Isipin mo na lang ha, bakit kinakailangan mo gumawa ng ganung video na alam mo, na siguradong alam ko na may knowledge ka about pulboron video, na alam mong nai-issue si Pangulong Bongbong Marcos doon. Eh bakit gagawa ka pa ng mga ganung vlog? Ba't gagawa ka pa ng mga ganung video? Na namimigay ka ng pulboron sa DepEd, nagtatawanan pa yung mga tao doon. Isipin mo ha, nagbibigay ka ng pulboron, nagtatawanan yung mga tao, bakit? Tapos yung bata, binigyan mo rin ng pulboron. Sabi mo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, magpulboron. Masarap yan. Kanino pa tama yun? Tignan mo yung mga nagko-comment doon. Oh. Ginawa pa ang content ni Gagang Maharlika yan eh. Oh. Sabi niya, kita nyo si Digong, gumawa ng picture. Mayroong pulboron siyang binili sa Goldilocks. Kita nyo si Inday Sara. May ginawang pamimigay ng pulboron nung nakaraan sa opisina niya. Isa lang ibig sabihin yan. Pinakikita talaga nila na itong si Pangulong, itong si Kuting daw, merong talagang alam na ganyan-ganyan ganito about sa pulboron video. Ba't mo ginagawa yan? BP Inday Sara, yung mga ganyan-ganyan video na yan about pulboron. Anong ibig sabihin niya? Kanina pa tama yan. Kaya sa totoo lang, binabanata mo rin si Pangulong Bongbong, pinaplastic mo lang pag magkakaharap kayo, wala ka lang talaga magawa eh. Hindi mo lang talaga matablan ng harapan na pahayag na hindi ka na sumusuporta sa kanyang administrasyon eh. Bakit? Kasi nga, yung ICC, isang pitik lang ni Pangulong Bongbong, pwedeng-pwede makapasok dito yan at maimbestigan yung tatay mo. Kaya nga di mo magawa eh. Kaya nga neutral-neutral ka kuno eh. Pero hindi ka rin makatiis na bumanat eh. Bakit? Gumagawa ka ng mga ganyang video eh. Kaya kung ako sa inyo, Pangulong Bongbong Marcos, sibakin nyo na yun sa DepEd. Si Vice President Inday Sara, sibakin nyo na yan. Ipalit nyo na lang si Madam Leni Robredo. Total yan si Ma'am Leni Robredo. Talagang naging teacher yan. May karapatan niya maging DepEd eh, secretary. Ito si Inday. Ano ba nagawa niya? Nanapak ng sheriff? Ha? Yung mga nagpaskil nga doon sa eskwelahan eh, na may mga poster na support Kibuloy, mga SMNI ganyan na kung tutuusin, hindi naman nakalagay sa loob ng eskwelahan yan. Pinaimbestigahan mo ba? Pinaimbestigahan mo? Wala. Hanggang ngayon niya, wala kang paliwanag yan. Bakit? Tatakot ka kay Kibuloy? Grabe naman. May iniwala kayong kaluluwa mo, nagmamay-ari si Kibuloy? Ha? Maminday Sara? Sus. Tapos, gumawa pa ng video to. Ano nga ito eh? Yung kunyari, ganito ganyan kay PBBM, pero pag talikod, iba na eh. Gumawa na naman ng video yung mangga. Mangga gamit daw. Tingnan mo mga comment doon. Tingnan nyo mga comment doon. Puro against. Puro natutuwa sila na patama kay Pangulong Bongbong. Isipin mo yun. Yung sa pulburong video na nga lang eh. Common sense na lang. Ba't ka gagawa ng mga ganong video na magbibigay ka sa mga opisina nyo, magbibigay ka sa bata, na alam mo na merong naiisyong word na pulburon itong si Maharlika na ibinabato kay Pangulong Bongbong. Anong ibig mo sabihin? Sumasakay ka rin sa issue. Tapos,
kinabukasan pag nagkita kayo ni Pangulong Bongbong, ahay-hay ka, magugod mo, good morning ka, Mr. President. Ganon. Plastic rin itong Vice President na ito. Ha? Ha, mga didisit? Plastic yung Vice President nyo. Plastic yung kay Pangulong Bongbong. Dapat na sibakin. Alisin sa DepEd. Gawin na lang talagang Vice President yan. Walang gawing trabaho. Ipalit na lang si Ma'am Leni Robredo. O, payag ba kayo? Press 1. Mas maganda pa nga si Ma'am Leni Robredo na lang talaga eh. Alam nyo ha? Katulad kay Ninyo Barasaga, sising-sisi siya. Ako sising-sisi rin ako eh. Sukang-suka ako, ba't sinuportahan ko tong pamilyang to dati? Ang dami ko pang binash na politiko na hindi ko naman alam bakit ko binabash. Wala naman ako nakikitang mali. Dahil nga sa pagsuporta kay Digong, na ngayon lumalabas, nare-realize natin, puro mali, big mistake itong taong ito ba't naging presidente ng Republika ng Pilipinas. Narinig mo, Digong? You and your men are the biggest mistake in the history of Republic of the Philippines. Ha? Big mistake ka dito, sir. Leni Robredo, ang daming nabas dyan. Nagbas dyan. Trillanes, ang daming nagbas dyan. Ngayon, lumalabas. Totoo mga sinasabi nila eh. Ngayon mo lang mapagtatahi-tahi eh. Kaya ako, sising-sisi talaga ako rito. Sa totoo lang, sising-sisi ako dati nung 2016. Puting, nagpunta pa kami ng Luneta eh. Ha? Yung may malaking ano doon sa Luneta rally. Yung nagtipon-tipon yung mga DD shit. Doon pa kami noon. Ay, lumalabas, putik. Kasi sa totoo lang mga kababayan, nagsimula ito nung nagko-content ako ng Itbulaga eh. Na nahimik ako sa politics, sa issue. Pero ano pa rin ako, nakamonitor pa rin ako sa mga usaping politiko, politics. Doon ko napagtanto, kapag nanahimik ka pala ng ganun at pinag-aaralan mo ang mga bagay-bagay, at hindi ka bunganga ng bunganga, doon mo marirealize na putik, ang dami palang malito ni Digong. At ang tamang ginagawa, at ang tamang naggumagawa ngayon ng trabaho, at tamang ginagawa sa gobyerno, ito si Pangulong Bongbong Marcos. Putik. Kaya ako, sising-sisi rin talaga ako dyan eh. Para bang ano, yung... Ito pa, kapag pinagtanggol mo siya, dumarating yung point na minsan may mga pangyayaring dapat kang ipagtanggol kasi naka-line up sa kanya. Putik talaga oh. Ay nako, hirap na magsalita. Kaya ito mga kababayan, natutuwa ho ako si First Lady Lisa Marcos, nagsalita na hingil ho rito. Natutuwa ako na nagsasalita na siya ng ganito. Para ito naman si Vice President Inday Sara, magkaroon naman ng kaunting hiya. Nakaramdaman lang ng kaunting hiya. Oh, narinig mo ha? Narinig mo? Mama Vice President Inday Sara, bad shot ka na kay First Lady Lisa Marcos. Bad shot ka na. Hindi nga naman maganda yun na isipin mo eh, presidente mo, nandoon yung tatay mo sa entablado, sa prayer rally na puro mura, na yung presidente mo sinasabihan ng bangag, tapos nandoon ka, tatawa-tawa ka lang daw. Ba't di mo maawat-awat? Di mo mapagsabihin yung tatay mo? Eh, may palusot sila dyan eh. Ang palusot nila ganito, hindi naman kami nagpapakialaman ng pamilya ko pagdating sa politika. Palusot!
Biro sila nag... Kahit tayuhan mo lang, di pwede. Hindi mo man lang pwede payuhan yung tatay mo na, tay, huwag naman kayo magsalita sa presidente natin ng ganyan. Bigyan nyo naman ako ng kahihiyan. Kayo, hindi nyo nakakaharap si Pangulong Bongbong. Ako nakakaharap ko dahil kaalyado niya ako sa administrasyon niya. Bigyan nyo naman ako ng kahihiyan. Di ba pwede yun? Hindi pwede yun. Ang kakatwiran nyo, hindi kayo nagpapakailaman ng pamilya nyo about politics. Anong klase? Kalukohan ng puting. Oh. Si Alvarez, pinatanggal niya. Oh, best friend niya ni Inday Sara eh. Dati, si Representative Alvarez, si Tungo, si Tungo Boy. Natawa ako dyan nung nag-press conference ulit si Digong, nasa tabi si Representative Alvarez, gaganyan-ganyan, bawat salita ni Digong, tagaganyan niya yung ulo niya. Parang tanga. Parang tanga eh, no? Alam mo, papit eh, no? Bawat salita ni Digong sa West Philippines, eh, gaganyan-ganyan. Alam mo, sir, para kang tanga nun. Para kang papit. Alam mo, ginaganon yung ulo mo ng sinulid. Tapos gumaganon-ganon yung ulo mo. Para kang ganon. Para kang papit na tanga. Ito, abangan natin, mga kababayan, kung ano ang isasagot dito ni Vice President Inday Sara sa ginawang ganyang salita ni First Lady Lisa Marcos. Kung ano ang gagawin niya. Kung ano ang isasagot niya. Sana naman, Ma'am, Vice President Inday Sara, magkaroon ka naman ng konting hiya. Ha? Oo. Sabi ni Belen Gatos, no comment. No comment ang putik. Ay, nako. Ah, kita-kita tayo. Actually, mamaya, mailalive pa ako. Papahingal ako ng 1 hour, mga kababayan. Mayroon lang akong... Actually, kahapon ko pa rin gustong i-react ito eh. About dito kay Pangulong Bongbong Marcos na kung saan eh, gusto ho siyang patahimikin about sa issue sa West Philippine Sea. Kapal ng mukha nyo. Pati presidente, pipigilan yung magsalita, mag-ingay niya sa West Philippine Sea. Eh, mga gunggong pala ka. Kayo pala, diktador eh. Uti kayo, ang gulo talaga ng utak nyo. Ang sabi nyo, si Pangulong Bongbong Marcos, ang administrasyong ito, pinatatahimik ang mainstream media. Binubusalan para hindi makapagsalita. Tapos kayo ngayon, gusto nyong patahimikan si Pangulong Bongbong about sa issue sa West Philippine Sea. Eh, mga gunggong pala talaga utak nyo eh. Kung ito nga, itong si tangang Representative Alvarez, sabi niya freedom of speech daw sa kanya, para sa kanya yung sinasabi niya na AFP, PNP, mag-withdraw kayo ng suporta sa presidente at kapag ginawa niyo na yon, mapipilitan na siyang bumaba, mag-resign sa kanyang pwesto. Sa kanya nga freedom of speech yun eh. Tapos pipigilan niyo si Pangulong Bongbong Marcos mag-ingay about sa issue ng West Philippine Sea. Ang tatanga niyo talaga. Buti nga pinapaalam sa atin yung nangyayari dyan. Ah, kesa dyan kay Digong. Kung kailan wala na siya sa pwesto niya, tsaka niya kinukwento-kwento ang mga bagay-bagay na pinag-usapan nila ni Xi Jinping, na kung saan sinabi niya, pinirahan ka niya, dinirekyo na raw, makukuha kami ng langis dyan sa West Philippine Sea. Bobola ka pa. Parang gusto mo, isipin namin na pinaglaban mo talaga ang West Philippine Sea. Dinirekyo ko na. Sabi niya, dinirekyo ko na. Sabi ko, kukuha tayo ng langis dyan. Ba't dati di mo kinuwento yan? Ngayon mo kinukwento kung kailan ilang taong ka nang wala sa pwesto mo. Bobolo ka pa, Lolo Digong, ha? Dapat talaga sabihin, i-shout out, ilabas ni Pangulong Bongbong lahat ng nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Hindi yung para kayong gusto niyo isikreto. Mr. Mario Joseph. Ay, mga kababayan,
Kita-kita ho ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po, pansamantala ang inyong lingkod, Dos Chris Ulo. Lagi ho natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat po, mga kababayan. Bye-bye, mga DD shit.